let's find number one. Number two. Good morning, guys. Yes, meron tayong vlogmas this year. Alam niyo, na-miss ko to. Kasi for the past 2 years, feeling ko hindi ko nasa-celebrate na maayos yung vlogmas season ko for YouTube. Ito lang ha, disclaimer. Hindi ko lang mapapromise that this will be a daily thing. Kasi hindi ko alam if may i-vlog ako everyday. Dahil sa totoo lang, hindi naman ako nagpaplano ng content. Like, kung ano talaga nangyayari for my December, that's what I do every year for the past, I don't know how many years, mga CZ. Pero ito guys, nakaka-ready na yung mga dadalhin ko for our travel. Kaya, nandito yung mga ibang gagamitin ko for today. Especially my sunscreen. Pero sobrang excited ako. Kasi feeling ko, nagbabalik loob talaga ako. Ang unang start natin for vlogmas is chill because I'm just going to pack for our Hong Kong trip with ex. Kasi nga, diba, open na si World of Frozen. So, we wanna check it out for ourselves. Even though, parang ang huli naming Disneyland is January, ngayong year lang. And then, April, hindi ko na nasama sa vlog. Pumunta kami ng Japan. So, we did go to DisneySea. So, ngayon ulit, yan, for the World of Frozen. And siguro, isasama ko na yung vlog tomorrow because sa mga OG na nanonood ng aking vlog, alam nyo that we have Troichi, yung pinsa namin na lumaki na din na nakita ninyo sa vlog. Meron kasi siyang kapatid na isa, which is si Kuya Tyron niya, ninong siya ni ex. And guys, bago pa mag-YouTube, sa totoo lang, siya yung hinihiram namin dito sa bahay na bata kasi wala kaming baby. Dalawa lang kasi kami ng kapatid ko, diba? So wala talaga kaming boy. Simula nung pinanganak siya, hinihiram namin siya nung maliit for every Friday, Saturday, Sundays. Kaso ngayon, magdi-despedida party kami for him. Magsisimula ng panibagong buhay sa Canada kasi nga, gusto niya, yun yung gusto ng bata eh. Wala na akong pumilit sa kanya. And I'm so glad na bago kami lumipad ng Hong Kong ay nandito ako for his despedida. Grabe, alam niyo, ka-share ko to ng kumot. Si tatay, nag-e-effort talaga yan na sunduin siya. Si tatay mismo yung sumusundo at naghahatid. Nakakatuwa lang kasi alam niyo yun. Ngayon, meron naman na kaming dalawang anak ng kapatid ko. Like, nag-isa kaming lalaki. Pero bago kami magkaroon ng anak, ang OG talaga na inaalagaan namin ay si Tyron at si Troy. But I'm going to show Tyron dito sa vlog for his, ano, may despedida kami bukas. Sama ko na sa vlog na to. Paano kaya pag si ex na, no? Alam niyo yun. Pag nagpaalam siya, tapos gusto niya mag-aral sa ibang bansa, like his ninong Tyron. Ano kaya mararamdaman ko? Matagal pa naman yun kasi sobrang liit pa ni ex. Pero alam niyo guys, mabilis ang panahon. So we are ready for today. Ito lang ang suot ko since ako ay nasa bahay. Comfortable na pants and then top, but today nga is packing day and I got a new, mailagay kasi isa lang yung kamay ko. I got a new organizer. Nandito na yung skincare ko, makeup. I'm going to put in the link below. Ayan siya guys. Actually, tapos ko na yung kay X at saka yung kay Jelloy. So, yung akin na lang ang kulang. I'm going to give you a glimpse of how I pack yung damit ni Jelloy, damit ko, damit ng anak ko. Doon na nagkaroon ako ng anak, mas maga ko nang ginagawa yung mga bagay-bagay. Hindi pa pwedeng katulad dati na last minute packing, hindi pa pwede sa bata yun. Pati yung mga packing cubes, mga organizers, ipapakita ko sa inyo. But earlier, baka magtaka kayo kung ano yung inopen ko. That's an advent calendar and I do it every vlog mas halos. So for this year, dati kasi ino-open ko like mga beauty products, chocolates. Ngayon, I got myself an advent calendar na coffee yung laman. So iba-ibang coffee pod. Parang ganito. Ito nga lang, I used na. Dalawa kasi yung hindi ko pa na-open. December 1 and December 2. Ayan ang kanyang laman. So there are 24 slots in here yung ibang advent calendar. 12 days, may 24 days, may 25 days. But this one is 24 from Nespresso. And yung pinakahuli sa kanya, I think is a merch. But na-open na natin si 1 and then si 2 on this other side. Hanggat ma-open natin lahat yan. And for Alexei, syempre may anak na ako. Dapat may advent calendar din siya for vlogmas. Ito nga, hindi na siya nakapagpigil. At medyo nabuksan niya na ng kaunti. This one is the Lego City.
advent calendar for kids 5 plus. Meron din 6 plus. Ito na talaga ang pinakan makukuha ko sa kanya. Kesa naman kasi chocolate yung ibigay ko na advent calendar. Meron ng pagbabadya na hindi niya na mapigilan ng self niya. But bigyan natin kay Alexei ngayon. Pero bago pala natin puntahan si Alexei, I did color my hair. It's just that this is my second day hair. Ayan, si Madam Sabina ulit ang gumawa nito. And slowly, slowly, kinukulayan namin siya para I am able to do itong mga highlights na ganyan. And ang bilis mag-ready, parang pak na pak na agad because of my lashes from Beyond Lash. I'll be putting lahat ng links nila dito. Home service ko pinapagawa. But depende sa availability and kung gusto nyo na mas mabilis mag-book, of course, doon sa salon. Ang kagandahan pa nito, magkatabi kasi yung dalawa. So pag mag-book kayo, pwede nyo na isabay yung appointment nyo. May ibibigay sa'yo si Mami, ha? Behave ka, ha? Alin yun, Alexei? This one. That mommy, daddy. Bakit magagalit si mommy? Sit down muna dito. Ang pagkakagets niya pala dun sa advent calendar nung pinigilan ko sa buksan is for Christmas. Kaya sabi niya, galit si mommy pag i-open. Hindi ko pala nasabi na unti-unti bago mag-Christmas. Sorry, Alexei. Hindi ko nasabi sa'yo. Open. Unti-unti nating ibubukas hanggat maubos natin silang lahat. So, uopen na ni Mommy. There are 24 gifts in here. And then, the other one, tanggal natin yung tape. Scissors. Ah, scissors na lang daw. Okay lang, anak, kaya na ni Mommy to ng ano, ng kamay. Hindi. Scissors daw. Okay, scissors please. Okay, sit down. Have to sit down kasi, anak, marami to. So, dahan-dahan natin bubuksan. Thank you for the scissors. And then, how do we open this one? Happy birthday to you! Hindi mo anak birthday, pero meron ka. Lego City Advent Calendar. Ayun, oh no! Ay, that pala hindi talaga natin pinunit dito ilalagay. Wait lang, kita mo anak, may numbers. Look at Mami Alexei. Diba may mga numbers dyan? Marunong ka na ba mag-count? 2, 3, 4! Ayun, nagpakitang gilas nga. Hanapin natin si December 1 and 2. Where is number 1? Saan ka number 1? This. Wow! Good job, Alexei! So now, nakita mo yung number 1. Push mo, anak. Push! You can do it harder, anak. Yes! And then you will get the toy. Woo. So every day, you will get a new toy. Bubuuin natin. Wow! And we have December 2. Nasaan yung number 2? Harder, harder! Yes, okay. Ito eh. Wow! And then, dito natin siya anak ilalagay sa ibabaw dito. So, hindi natin pwede punitin like the first one, ha? Okay. Lagay. Okay. Alin ang gusto mo unahin buuin? This one. This one? Okay. There. And then the other one here. Ah, dito. Don't cry. I'll go push. Push! Nice job! Anak, look! Snowman! Snowman na nag-ano! Lagay dito, lagay! Okay, ilalagay ni Mami. Tapusin lang ni Mami, ha? Can you put the other hand, please? There. Go, push! Push! Good job! Wee! Anak, hindi yan yung nagsaslide yung isa. This one! Like this. Wee! This one is a road sign. Okay din kasi guys, sa advent calendar is patuturuan siya ng patience. Kanina talaga, hindi ko lang na-videohan, naka-off yung camera, nakikipag-negotiate. Tulang ulit, Mommy! Oh my God! Nagpapaalam siya manood. Everyday pagkakagising mo, mag-o-open tayo ng one. Okay? Tapos manonood na tayo ngayon. Okay? Okay, manood na ang first one, but ito na yung mga maleta namin. I just wanted to show you guys yung mga evolution ng maleta. I have been using them for quite some time and makikita ninyo, ito yung pinakauna because these are the aluminum ones nung hindi pa ganun kausi yung polycarbonate. Kaso ang problema sa kanila, kahit sobrang tibay nila, they are heavy na wala pang laman. So, di ba, sayang luggage allowance din. Ito yung pinakauna ko, makikita nyo, grabe. Naninilaw na yung mga stickers and nagkakaroon siya ng dent pagka nagasgasan siya. Hindi ko na siya talaga iniingatan. Next is this one, a
aluminum din to, pero nagkaroon na kasi sila ng itag. But ngayon, wala nang itag ulit yung mga aluminum nila. Hindi ko alam kung bakit. Si Dodi yan, yung address and all, nandyan yan. But ito ngayon, pinagamit ko na lang sila as extra luggage, mga sis. Because we already use yung polycarbonate and by far, ito ang pinakamagandang size for me. This is trunk plus. Merong isa trunk, pero ganyan. If you're going to observe, magkaiba to ng shape, ha? Maglalaro si Alexi. Ito yung trunk plus, and then this is the ordinary size na luggage. For me, pag nagpapack, sobrang dali pag ganito yung size. So, by all means, kung hindi ka naman bibili ng Rimowa, you can check out this size sa ibang luggage brand. Sobrang dali magpack pag ganito yung shape. I do not know why. I just find it easier. Pero dadalhin pa rin natin ito ngayon. Bakit kailangan namin ng extra na maleta. Add ko lang is ito. This is a cabin size and ito ang partner nito. I'm going to try to show you the process of how I pack. Nakapack na kami kay X and I'm just going to show you yung itsura niya sa loob. Meron siyang divider na ganito, which you can totally remove. Tanggalin nyo lang to, tapos yung dalawang velcro doon. On this side, dun sa thicker side ng trunk, ayan, nandito yung mga packing cubes. And lately lang ako gumamit ng packing cubes. Then on the other side, dito yung mga mas magagaan. And yung nandyan is diaper, wipes, mga extra miscellaneous stuff. Ang kulang na lang dito actually is panglinis ang bote and yung formula niya, yung gatas. Ito kasi yung mas manipis na side. Ang daling magpack. I have 2 extra large packing cubes here. This one, nandito yung pang daily, yung mga pambahay, pangtulog, panglatag sa bed na pangtulog, and blanket. And on this side naman, ito lahat ng mga panglabas. This one, lahat ng mga bathing essentials and mga pampunas, mga lampin, towel, toiletries na pangligo. Then, this other one, mga sapatos. Tapos yung sapatos, ziplock ko na lang siya. Naka-ziplock per shoe. 1, 2, 3. Hindi kasi alam kung malamig or mainit na ba ngayon. So, may boots akong dala, may sandals, and then may sneakers. But yung suot niya sa aeroplano ay Crocs at medyas. Tapos yung mga socks, medyas, nandyan na din. And these other two, ito lahat ng panglamig niya. Dalawang sweater, isang bonnet. And this one naman ay mga vitamins niya ito. Emergency, medicine. Nagdadala ako niyan. And inside, I have zippies pa din. Tapos ito yung mga emergency naman na gamot. Tapos yung tumbler niya na pang loob lang ng hotel, yung inuman niya. Yan. Ang dali kasi nilang isalansan. Tapos, ganyan. Paganyan. I'm going to link sa baba yung mga ginamit ko na packing cubes para mas madali sa inyo. So, another color that I got for my packing cubes ay ito. Parang color-coded. Yun kay X. Ito sa akin. Yung kay Jelloy, sobrang lalaki kasi ng mga sweaters niya, mga oversize. So, parang ang isang ganito, dalawang ganun lang kasha. Mas maganda kung isasalansan ko na lang siya diretso sa luggage. Ang maganda dito sa packing cubes na to, as you can see, this can go from this to this one. Ayan, makapal na siya. Kasi, pwede mo siyang i-compress. Ito kasi yung opening niya. Ayan, dyan mo siya i-open. Tapos, kita mo sa loob kasi mesh. But, pag gusto mo siyang palakihin, merong zipper dito for expansion. Ayan, anak ko kumakanta na. Dito siya sa gilid ko naglalaro. Ayan, oh, pwede nyo siyang i-expand na ganyan. Ready ka na, Alexei, for Hong Kong? Are you excited? Ice cream. Ice cream? Is it an ice cream? Can mommy have some? Thank you, Alexei. Nalaro-laro lang siya ng ganyan. So, kung wala kayong masyadong laman, pwede nyo siyang tanggalin sa pagkaka-expand. And ganyang kanipis lang siya. Naubos na yung ice cream? Yes. Or you can make another one. Yung pinakamaliit is itong size na to. I do not know kung saan ko ito gagamitin. Nasuka ka? Bakit ka nasuka? Sobrang busog mo na? Yes. Yes. Ayan, naku, nasira ang ice cream ng bata. But it's okay, pwede naman ulit i-build, diba? Let's fix Alexis' ice cream. Mga magnetic toys na. What will you say to mommy? Thank you. Again, guys, ilalagay ko sa baba lahat ng mga pwede kong i-link na mga ginagamit ko dito just in case lang that you are looking for one. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga ako nakakapag-pack kaya wala pang laman ito. Magtitingin pa lang ako ng damit. Ang nakaredy lang ay yung mga gadgets, mga toiletries. Diyan na yung maleta, na-disinfect na yan, napunasan na din kaya pwede na ipasok dito sa room. But I'll be bringing dalawang sneakers and isang chinelas. So the way I'm going to do this,
mga pangtulog. Tatlo lang ang dinala ko kahit alam ko na 6 days kami or 5 days. Ulitin ko na lang. Tapos, yung mga underwears, socks, belts, heat tech if ever lumamig bigla. Tapos, ito, lahat na mga pang labas ng hotel, pang alis. We have yung mga pants and then mga skirt. Tapos, ito, susuot ko na lang sa maleta ko. Hindi ko na ilalagay sa loob ng packing cube. And I always bring my trusty na saksakan. Extension, guys. Kailangan yan. Lalo na kung malayo sa'yo ang outlet. Alam nyo, guys, na-appreciate ko na kahit hindi ako ganun kadalas mag-upload, may mga nagre-request pa rin na sana ate may mahabang videos or nag-aabang talaga na may upload ako. So, kaya thank you sa inyo. Ngayon, alam ko nagva-vlog na ako kasi gusto ko nang maitago yung mga ganitong moments for memories. Yung paglaki ni ex, dyan tayo anak pumunta. Kaya ngayon, sabi ko, ngayong taon talaga, magbabalik loob ako sa vlog. Mas kasha pa, ano pa ilalagay ko dito? Kasi now, I'm doing it for memories talaga. Sobrang laki ng pakinabang ko sa vlog ko and buti na lang nag-vlog ako kasi ako yung tao na pag pumupunta sa isang pupuntahan, hindi pa ako nagva-vlog. Talaga ako mahilig kumuha ng picture o yung mag-selfie. Natuto na lang ako kasi nga dahil nag-YouTube ako. Kung hindi dahil sa vlog ko, wala akong masyadong naitago mga videos, mga photos. Kaya alam kong sa pagtatagal, yun yung ma-appreciate ko na nag-vlog ako because I get to record, document the memories. Lalo-lalo na nung nanganak ako, dumating si ex, kinasal kami ni Jeloy. Buti na lang nag-vlog ako. Last few items na ilalagay dito sa mga packing cubes. I am so excited kasi hindi ako makapaniwala na may anak na ako. So this year's vlogmas is special to me because ito na yung time na nakaka-join na si ex sa vlogmas na yung nagsasalita na siya. Last year kasi not much pa, parang ano pa lang, kakatuto pa lang niya maglakad ng mga time na yon. Tsaka hindi talaga ako nagre-record o isinasama si ex sa vlog kung talagang ayaw niya. Hindi ko talaga siya pinipilit, guys. Pag ayaw niya, sinastop ko talaga yung camera. Ayan, okay na. Shushot ko na lang tong mga to. Wala, para ang dami ko pang space. Parang ano yung nangyari to? Luwag pa. Tapos may extra pa kami na luggage for kung may mabibili. But I'm ready to close this one. Guys, makeup bag na lang ang kulang dito. Although, I do not plan to shop in Hong Kong. Kasi pwede ko naman gawin yon sa Korea pag ayong kami na lang ni Jeloy. Ang luwag talaga, as in. Pero 5 days lang naman kasi. Actually, 6 mga ganyan. After nito, pagbalik natin, mga 1 week tapos magku-Korea. Pero kami dalawa lang ni Jeloy yun. Together with 2 of our friends. Ayan. But I'll be ending tonight. Nakabukas na yung Christmas tree and yung bata, relax na siya. Ako, nandiyan na si kuya. Relax na relax pagka nagiging bed. Ganyan siya pag nanonood ng TV. Iniiwan niya yung TV. Mas interesado siya kay Dixie. Ganyan siya. Okay. Wala ka nang kinakapitan? Big boy ka na ba? Kipat siya dito eh. Good job. Dito. Ah, dyan kakakapit. Dito. Ah, wag dyan. Dito. Ayaw, mauuntog ka po. Pagkila na ako. Hatid daw niya kami sa baba. Anak ha, bibili lang si na mami ng maleta. Tapos uwi na kami agad. O, oh, iwan na lang siya. Tama daw? Nag-recite ng flavor ng donut na gusto. Ah, Bavarian. Ano pang favorite mo na flavor bukod sa Bavarian? Ikot muna namin siya kasi hindi siya pumayag na hindi siya kasama. Kahit explain ko na saglit lang kami. But usually, it works yung pag-aalis kami. Hindi siya umiiyak kasi bago kami umalis, lagi talaga namin sinasabi na, anak, saglit lang kami, bibili lang kami ng ganito, may gagawin lang sa ganyan. And pagbalik namin, tadala na lang kami ng pasalubong. Tapos tinatanong namin, ang gusto mong pasalubong? Yan, very specific, pati flavor ng donut. Bye-bye, anak. Bye, Bonso! Hanap na kami. Grabe nga, maghanap ng parking talaga dito. Tsaka alam nyo, nung unang mga natuto ko mag-drive, ito yung mall na pinupuntahan ko lagi. Kaso, lagi ako nagbabalik kasi takot ako na mag-park dahil medyo secure yung parking dito. Tinatawanan ako ni Jeloy kasi ang liit-liit ng kotse ko noon tapos takot na takot ako mag-park. First time namin, ito try si Muji Coffee.
ko na yung pupuntahan natin. Ayun. Sa bukas, pinareserve namin yan. So, ang maganda lang sa fish kasi, kaya siya binalik doon. Lahat ng maliliit na gamit mo dito sa takot. Siya hulog, yun ang lagi. Hindi naman busy yung store. Ano yung maleta nandyan, and titingin-tingin lang ako. Si Jelly ay nag-aay ko. Kita pa yung pasa ako, grabe. Huwag lang sa camera. All done. Palik na kami ng parking. Nasalubong for Alexei. Bakit ang shaky ng camera ko? Caramel apple. And kay Min. Ito rin daw niya. Di kay Kuya Atos. Tapos pwede mo siyang ipaslice. Ako pinapaslice ko na. Kakainin mo na ba, ma'am? Or mamaya? To go po. Load lang natin. Kasya naman yun. We are now going home. Ito lang talaga yung ipinunta namin dito. Kasi nga, nakareceive ako ng text. Grabe yung timing na nag-film ako ng mga luggage ko. Nag-text si Kuya, may available na matte black trunk plus. And ang good news pa doon, from 100 something, 118 siya before, 80 something na lang siya. Almost the same ng pagkakabili ko nung huli sa Japan. Kaya kinuha na namin. They were able to make it parang globally competitive na yung price nila. And it's Rimowa. It's not Rimowa. Rimowa ko na Rimowa. Rimowa pala siya. Kahit ang spelling niya ay Rimowa. Because it's a German brand. So, galing ang timing, no? And kinuha na talaga namin kahit ito lang ang pupunta namin dito sa Shangri-La. Para kunin yun. Waiting for everyone. Kami-kami lang naman ito. We have rice. Sila-sila lang nagluto dito sa baba eh. Wow, wow. And then, may kulungan pa ng manok, taray naman. Ayan eh, kulungan ng mga kapatid ko. Chicken. And broccoli. And may lechon apple. Ayaw, makain na sila. Kain tayo, dun si nainay sa gilid. Makain. Kami ang may-ari ng karinderya. Ninang niya kasi si Mench. Opening, opening. Big hello, guys. iPhone 15 Pro Max. Hello, what can I hear? Size, ano, size 9 and a half. Iyak muna! Move ka pa po yan. Paglalaro ng gabi na puro laro na lang. Yan! Yan! Napagalitan pa nga! Ibigay mo na yung tulog mo. Ay, ha? Kasi sarili mo na yan. Wala ka na talaga yung sayo. Siyempre yung mommy. Ay, kay Tyrone. Siyempre. Siyempre siguro ako nga. Ako na yung nag-iwala sa kanya kaya para mama. Kung may unang naman 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 naman, dahil siguro ko yung security naman yung sadness na yun. May mga failure siya for sure. Lahat yung gusto ko lang si-share niya sa akin, walang siya itatago at magiging open siya palagi sa amin ang family niya. Nakakaloka, kala ko naka-record ako. Sorry guys, tapos na. Sayang, ang ganda pa man din na message. At ibigay banging clips! This is Sir Kai. Tayo po. Si Inay naman, Inay! For the second mother. Parang telepono ah. Good luck. Ang dami Inay. For the tissue na ang first.
Pasok na kami sa loob. So, nakapag-message naman ako kanina, hindi lang ako nagpa-record. And nandun lang din ako, patawa-tawa ako sa video. Pero sa totoo lang, naiiyak talaga ako. Kasi itong si Tyrone, para na naming kapatid ito. As in, dito ko natutong mag-alaga ng bata. Kasi kami dalawa ng kapatid ko, magkadikit yung age namin. So, mga almost 2 years gap. Wala kaming alam sa pag-aalaga ng bata. Nung pinanganak si Tyrone, I think, first year high school ako noon, dito ako natuto na, ah, ganito palang mag-alaga ng baby. And super duper hinihiram talaga namin. Parang kapatid na talaga. Kaya kanina si inay, si May, naiiyak si tatay din. Bago magsalita kanina, nagtatawanan pa kami ng kapatid ko na parang, oh, iiyak si ganito, ganyan kami naman pala yung iiyak. Pero wala akong masabi sa pagpapalaki sa kanya ni na tito and tita. Kasi itong batang to, ito yung batang pag sinama mo sa mall, hindi ito magpapabili ng maraming toys sa'yo. Ikaw na yung magsasabi na, oh, gusto mo ba nito? Alam mo yung sobrang behave na bata, ito talaga si Tyrone. So, ang nakita nyo kasi sa vlog, is si Troy na. Pero bago si Troy, yung kuya niya talaga yung inaalagaan namin. Pero alam nyo guys, share ko lang din, yung nanay ni Tyrone na tita namin, kapatid ni Ina yun, nung maliit kami ni Menchie, siya siya talaga yung nagdadala sa amin. Kasi sina tatay sobrang busy sa trabaho, silang dalawa ni inay. Kaya pag pupunta kami sa labas, ang kasama namin, itong si tita. So yung pagmamahal na pinakita sa amin ni tita, we hope to give it to the kids, to the boys. It feels like a full circle kasi ngayon naman kami yung may dalawang lalaki na bata. And ganun din naman sila, sina Tyrone at Troy dun sa mga anak namin. Ayun lang, bawing-bawi sa iyak. Pero kanina, hindi naman ako umiyak na namigay yung speech. Medyo paluha-luha. Yung kapatid ko talaga, hindi niya kinaya. I will be ending the vlog. Welcome to Vlogmas and hopefully, sana, makapaglagay ako ng maraming entry for my Vlogmas this year. Again ha, hindi ko mapapromise na like before, every day, but I'm going to try my best para mas marami tayong mapanood. Thank you so much for watching and see you on my next videos. Bye-bye! We have our